ko sa inyo mga kababayan, itong mais na to na 32 days na tinanggalan namin ng basal. Totally po, wala pong basal ito. So makita nyo hanggang doon, nakita nyo kung gaano kaganda. Okay. So nandito po ating pong kakausapin. Ilan ang gamit dito? Andito yung mga technician na dalawa, no, si Sir Benny Mandigma at sa si Sir Michael, no. Okay. Sir Benny. Yes, sir. Gusto mong interview si Sir Renante. Sir Renante? Oh, yes, sir. Sir Renante, ilang araw na po itong inyong ito? Ito po ay hindi nyo ginamitan ng basag. Wala po. So paano po ginawa nyo sa bini? Ginaluan ko lang yung masing bini. Yung dalawang bags, isang sachet. Paano po nyo hinalo? Binasan nyo po ba yung bini? Konting tubig. Pinatakan ko ng konting tubig. Tapos nalo-alo po. Tapos air dry. Okay, air dry po. Tapos cedar po ang nagtanim dito. Opo, cedar. Ah, so misan po kasi yun ang problema ng ibang farmer, hindi daw pwede sa cedar kasi dumidikit. Ha? Pero po ay naggamitan ng cedar, kaya tinin mo naman po ang resulta. Side dress lang po ang ginamitan ng abono, hindi po ba? Ilan po ang ginamit yung abono, sir? Dali, kasi wala po siyang basal, kaya binigyan ko ng ito. Pero dati po, ilan ang nagagamit niyo po? Pag sagad ko rin sa basal ito, pito rin. So, pito rin? Oo. Tapos sinaluan niyo po nito? Sinaluan ko ng grand humor. Sabi, naka-menos po ako ng malaki. Yan po ang kasagutan sa problema ng mga farmer natin ngayon. Naka-menos na, gumanda pa ang paninim. Tingnan naman po, napaka-verde ng mga dahon niya. Sir, ano pong masasabi niyo po sa grand humor natin? Maraming salamat at nakilala ko si Red. At ginagyan niya ako ng grand humus. Thank you, Red. Okay, oo. Okay, yan po yung interview natin dun sa may-ari at saka kay Sir Benny Mandigma. Gusto ko lang ipakita or overview, no, tab view ng buong mais na wala pong basal, no. So ganito po kaganda, mga farmers, no. Dito, mga farmers, dahil napakamahal ng abono, pwede na po nating tanggalin ang basal. Ang gagawin po natin ay halo natin si granumous sa ating seeds. 2 bags of seeds equivalent to 1 pack of granumous. After that, sprayan po natin ang lupa, no? Okay, makita mo 'yan. So takot na takot ang farmers sa tanggalin ng basal, no? Pero ngayon, kita mo, gumagawa kami ng mga video presentation ngayon para may pakita na kahit tanggalin po natin ang basal, pwede pong maka-harvest ng marami. At ganito po yung resulta kung gaano kaganda. Nakita nyo kung gaano kaganda ang may basal dun sa walang basal. Okay. So ito, walang basal to. Papakita ko ngayon yung mais na isa na may basal. So tignan natin ang pagkakaiba. Okay. So ito, may walang basal to. Walang basal. Pero ito, sir, may basal na dati. Okay, walang basal to. Siguro nauna yan sa akin ng Hey. Ito yung Ito. Ito yung Okay, ito yung kapitbahay niya na may basal, no. So, makita mo na halos para pang mas maganda pa yung walang basal, ah. Okay. So ito yung walang may basal to. So kita mo na medyo yellowish siya, 'di ba? Pero yung product natin na granumous na walang basal, tignan mo, green na green po ang kanyang kulay. Okay, ito yung nauna pa? Opo, sir, 8 days, sir. Oh, nauna ng 8 days to. Ito yung with basal na nauna ng 8 days. Sabi mo, sir, hindi pare-pareho ang laki. Oh, hindi pantapantay ang pag laki. Laki, no? Meron yung maliit, meron yung malaki, no? And itong walang basal na, well, meron siyang granumous plus, no? Parang nagupitan ng buhok, no? Pare-parehas mo yan. Oh, parang na-trim po siya. So, yan po ang kasagutan, mga farmers,
sa mga sa napakamahal ng abono, ang gagawin nyo lang is titingin kayo ng ibang technology na makakatulong sa inyo. Ang technology po yan ay nasa company po ng Rising Era Dynasty. Maraming salamat po and God bless. At itong lugar na to ay barangay... Anong barangay ito? Minanga. Barangay Minanga, sir. Barangay Minanga. Papuntang Sisim Alto. Dumawi ni Isabela going to Sisim Alto. Okay, yan po yung magagandang documentation natin na pinuprove natin sa mga farmers na pwede pong makaharvest at magaganda ang mais kahit na hindi na ginamitan ng synthetic fertilizer doon sa mga basal. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.